Inihayag naman ng iba pang presidential at vice presidential candidate ang kanilang mga programa sa Comelec e-rally. Narito ang unang balita ni Darlene Kai. Si Faisal Mangondato, ipinalabas sa Comelec e-rally ang panayam sa kanya sa isang radio station. Nagpasalamat siya sa mga kababayan at binasa ang kanyang action programs. Focus on multi-level, multi-sectoral development initiative. Wala namang aktibidad ang katandem na si Carlos Serapio, pati sina presidential candidates Ernesto Abella at Dr. Jose Montemayor. Ang katandem ni Montemayor na si Rizalito David nasa e-rally din. Bukod sa kahirapan, pinagtutuunan din daw niya ang agrarian reform. Dapat magkaroon tayo ng bagong agrarian reform program through another law. Si Caliodi de Guzman wala ring aktibidad. Pero sa isang pahayag, iginiit niyang wala dapat kampihan ng gobyerno sa hidwaan ng Ukraine at Russia. Dapat daw manindigan ng Pilipinas sa world peace at pakikipagkaibigan sa iba pang mga bansa. Walang aktibidad ang running mate niyang si Walden Bellio. Nasa e-rally rin si Norberto Gonzalez at naglabas ng sentimiento sa anya'y pag-etsepuera sa mga mahihirap pagdating sa usaping politikal. Isa sa kamalian ay yung ang mga mahihirap hindi talaga kasali sa pagdidesisyon. Walang aktibidad si Vice Presidential Candidate Emmanuel Lopez. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.